Kakaiba yung episode natin ngayon dahil ang gagawin natin is magluluto tayo ng super crispy pork belly. Parang recently lang, ang dami-dami ko kasi nakikitang YouTube videos about crispy pork belly. Eto kung ano na yun nandito sa table na to, eto na lahat yung gagamitin ko. So meron tayo dito ng yung mga lutuan natin. Dalawa kasi yung process kasi nito, unang-una, papakuluan mo muna. After mong pakuluan, i-deep fry mo na siya ng 2 times. So bago tayo magsimula, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung mga kakailangan ninyong ingredients para makumpleto nyo yung recipe natin ngayon na crispy pork belly. Siyempre, ang pinakauna natin ipapakita is yung ating pork belly. So ayan yung pork belly natin, dalawang malaking klase. Ito yung lemongrass or yung tanglad. Pampasarap yan. Meron tayong bay leaf. Bay leaves pala kasi madami sila. Tapos paminta. And meron tayo dito ng onion. Actually, dalawang klase ng onion yung gagamitin ko dito. Isang red, tsaka isang white onion. Tapos syempre, meron ng bawang. Ayun, nakatago. Yan. Siguro mga 6 cloves lang yung gagamitin natin na bawang. And meron tayong ginger. Na actually, masyadong malaki na to, no? Konti lang yung gagamitin natin dyan. And ito, pampasarap lang naman to ng sabaw. Explain ko sa inyo kung bakit yan yung mga panghalo natin. And syempre, meron din pala ng asin. Ayan, nakalimutan ko meron. So, yan. Yan yung mga gagamitin nating ingredients. Ay, ito pala. Kailangan natin ng madaming oil. Kasi pag-fry natin, kailangan deep-fry talaga siya. Kaya ang dami nila kung ano-ano. Kasi dual purpose talaga yung pagluto natin ng super crispy pork belly. Kaya ang dami-daming panghalo na ganito. Kasi gusto ko mas masarap yung sabaw. So ayun, natapos na nating hiwain at durugin yung bawang and yung sibuyas. So ang gagawin naman natin ngayon, yung ginger naman. Magtataka kayo kung bakit meron tayong kutsara dito, di ba? Actually guys, yung ginger kasi, mas madali talaga siyang balatan kung ang gagamitin mo is kutsara. So, napakadali niya lang talaga guys. Gaganon-ganonin mo lang. Parang kukut-kutin mo lang siya. Ilalagay na natin yung pork belly. Then, ilalagay natin yung mga ingredients natin guys. Ito, kung makikita nyo, ito yung mga ihalo natin, oh. Ito yung ginger, yung white onion, yung red onion, ito yung bawang, yung bay leaves. Lalagyan ko ng ganitong dalawang sili kasi pampamint yan ng sabaw. Tapos ito yung tanglad. Tatanggalin natin tong rubber na to, ah. Hindi pwedeng nandyan yan. Syempre, ilalagay lang natin lahat, guys. Ang ating asin at ang paminta. Hindi dapat mawala yan. Yung basta yung tubig, depende siya sa kung gaano kadami yung sabaw na gusto nyo. Basta dapat mako-cover up niya yung karne. Ito na mismo yung papakuluan natin, napakadaming sabaw. Papakuluan muna natin siya ng mga 1 hour. Yun no? Ano pa lang yan guys, 15 minutes pa lang siya. So, mamaya pa. 45 minutes na, konti na lang. Ito na yung pinakuluan na pork belly natin after 1 hour. Oo, grabe! So yan, ito na siya. Yung ating pork belly. Yan. And ito naman guys, yung sabaw natin. Ito na ngayon yung pork belly natin. Tapos, ito naman yung sabaw. So ang mangyayari ngayon, after natin na patuyuin to, papalamigin natin siya. Tapos, tsaka natin siya i-deep fry.
habang pinapalamig natin siya, guys, ito yung sikreto ng ano, ng kung paano magiging mas crispy yung balat nitong pork belly. Yung balat niya, kailangan nyo lang siyang tusok-tusokin. Mas madaming times nyo siyang tutusokin, mas magiging crispy yung balat. So, tapos na natin siyang tusok-tusokin. So, hihintay na lang natin na lumamig siya. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Ganun siya katagal. Tapos, i-deep fry na natin siya. Dalawang process pa yung pagdadaanan nito. Una, deep fry natin siya sa low heat. Then, yung pangalawang fry natin sa high heat na para mas crispy talaga siya. So, yun lang yung technique doon, guys. Ito, lumamig na yung ating pork belly. So, bago natin siya i-deep fry sa low heat, lalagyan muna natin siya ng asin. So, papahiran muna natin siya ng asin. So, syempre, pampasarap pa to. And at the same time, nakakatulong to para mas maging crispy. Ilalagay ko na yung ano ah, yung pork belly natin. Ito, low heat lang to. Low heat. Sana magkasya. Hindi ko nasukat. Tatakpan natin siya agad. Habang hinihintay natin na maging crispy siya or maluto siya, papahinga muna tayo. Siguro mga 10 to 15 minutes yon yung i-deep fry natin yung pork belly sa low heat muna. After niyang ma-deep fry sa low heat, tatanggalin muna natin ulit yung pork belly dun sa mantika, tapos papalamigin natin siya ulit. So after 30 minutes ulit, 30 minutes to 1 hour, kapag malamig na yung karne, deep fry natin siya ulit sa high heat. Yan, okay na yan. Anong mantika mahina na. Yan, oh. Okay na siya, oh. Crispy na yung balat niya. Pero, syempre, hindi pa yan yung desired na crispiness natin. Papa-crispy pa natin ang gusto yan. At papasarapin pa. So, ang mangyayari ngayon, papalamigin muna natin siya ulit. Siguro 30 minutes ulit siya na papalamigin. Tapos, tsaka natin iluluto sa high heat para mas makita natin yung crispiness. So, yan. Antay-antay na muna. After 30 minutes ulit. Ito na yung pinalamig natin na pork belly. Ngayon, iluluto na natin siya sa high heat. So, ito, pinapainit ko na lang. Then, iluluto na natin to. Pero, pag niluto natin to sa high heat, guys, tandaan nyo, saglit lang yon, kasi ipapa-crispy lang natin ang gusto yung labas nito. Especially itong skin. Although ngayon, mano na siya, crispy na talaga siya. Pero kailangan natin mas crispy pa. Ito na yung ating crispy pork belly with matching sabaw na napakasarap. So guys, ayan, makikita nyo. Ayan yung balat niya. Tapos ito naman yung loob niya. Maputi yung loob niya, malambot. Pero yung labas niya, napaka-crispy, matigas. Diba? Crispy-crispy talaga yung balat niya. Tapos yung loob niya, sobrang lambot. Ngayon, super satisfied talaga ako sa naging result nung luto natin ngayon. Na-achieve ko yung gusto kong crispiness nung balat nung pork belly. And at the same time, malambot na malambot yung loob niya. Maputing maputi yung loob at malambot. And syempre, yung sabaw,
sobrang sarap. So yun, hanggang dito na lang muna yung vlog. Salamat dun sa mga napanood kong video dahil sila yung nagbigay ng inspiration sa akin para gawin to. So, hanggang dito na lang muna. Huwag nyong kalimutan mag-share, mag-comment, mag-like, mag-subscribe, and hit nyo yung bell button para ma-notify kayo every time na may video kami. So, doon na lang muna. We're smoking and we're sipping. We're doing it the biggest.